Ito ang kasaysayan ng lalaking tumalon sa eroplano gamit ang isang homemade parachute matapos niyang i-hijack ito. Magkano ang halaga ng kanyang nakuha at nakaligtas nga ba siya gamit ang homemade parachute niya? Sino ang matapang na flight attendant na nagligtas ng 278 na pasahero at mga kapwa crew niya? Papaano nila napigilan ang hijacker na makapanakit? Tara, alamin natin sa history. Ika-25 ng Mayo taong 2000, pumunta si Augusto Lacondula sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City upang sumakay sa PAL Flight 812 papuntang Naiya. Gaya ng ibang pangkaraniwang pasahero ay sumakay si Augusto Lacondula sa eroplano at naupo sa nakatalagang upuan niya sa 28G. Ngunit, hindi gaya ng ibang pasahero na gusto lamang makarating sa kanilang destinasyon, ay iba ang pakay ni Lacondula. 2 PM nang lumipad ang eroplano, sakay ang 278 na pasahero kasama na si Lacondula, tatlong piloto, siyam na flight attendant at dalawang cabin crew trainer. Makalipas ang 1 oras at 15 minuto, habang naghahanda na sa paglapag, ang PAL Flight 812 sa Manila ay lumapit na sa harapan si Lacondula. May luha ang mga mata, nakasuot ng asul na ski mask at swimming goggles, armado ng 1 baril, mga tali at granada. Pagdating niya sa harapan, kung saan nakaupo ang cabin crew ay hinila niya ang kurtina na naghihiwalay sa mga pasahero at crew. Sakto namang nagbibriefing noon ang trainer na si Ida Bernasconi sa flight attendant na si Margaret Bueno kung ano ang standard operating procedure kung sakaling may mang-hijack ng eroplano. Maya-maya pa ay nakatutok na ang baril ni Lacondula sa ulo ni Bueno at sinabing, "Hold up ito." Isinama ni Lacondula si Bueno papunta sa cockpit. Nang hindi siya papasukin ay nagpaputok si Lacondula sa pader kaya napilitan ang mga piloto na papasukin siya sa loob. Ang trainer naman na si Ida ay tumakbo papunta sa likod ng eroplano nang dalahin na ni Lacondula si Bueno sa cockpit upang sabihan ang head trainer ng cabin crew na si Francis Cable. Si Bernasconi at Cable ay dating mga flight attendant na nagpromote bilang training and development specialist ng in-flight services ng training department ng PAL at naroon sila para kumpletuhin ang routine competency check para sa 8 cabin crew trainees sa eroplano. Nakita pa lang ni Cable ang mukha ni Bernasconi. Habang natakbo ito papunta sa kanya ay alam na niyang may emergency nang nangyayari. Nakita niya na ang ganitong ekspresyon ng takot sa mukha noong 1994 at bumalik ang alaala niya kung saan siya ay head din ng cabin crew ng Manila to Cotabato flight. Noong panahong iyon ay nagkaroon ng basag ang 1 bintana sa cockpit dahil sa pressure ng hangin at kinakailangang imanoobra ang eroplano na kailangan agarang bumaba ng matarik na 32,000 feet papunta sa Mactan International Airport sa Cebu. Pagdating ni Bernasconi sa likod ay ibinulong niya kay Cable, "May hijacker tayo sa loob, may baril at granada." Ayon kay Cable ay may mga 5 segundo siyang natigilan, hindi makapagsalita at hindi makapaniwalang nangyayari ito sa kanyang flight. Ngunit, agad niyang inayos ang sarili. Tinipon ng mahinahon ang mga crew sa likuran. Ininform niya ang mga ito sa nangyayari at sinabihang natiling kalmado at huwag hayaan ang sinuman na gumamit ng cellphone. Pagkatapos ito ay tumungo na siya sa cockpit. Sa loob ng cockpit naman ay mukhang aburido si Lacondula. Hawak sa kaliwang kamay ang 1 granada na wala ng safety pin. At sa kanang kamay naman ay iunawas-iwas niya ang hawak na baril. Ayon sa interview kay Kapitan Generoso, si Lacondula ay galit na galit at emosyonal. Nasabi din umano ni Lacondula na ang asawa niya ay nakipagrelasyon sa 1 pulis. Nang dumating na sa cockpit ang head ng cabin crew na si Francis Cable ay nagpangita ang mata nila ni Lacondula. Sabay tinutukan ni Lacondula ng baril ang ulo ni Cable at saka sinabing, "Mamamatay tayong lahat." Nahulaan ni Cable na mukhang taga Cebu si Lacondula base sa accent nito at sinabi sa Cebuano, "Bye, kapatid kita. Huwag mo hiyaang may masamang mangyari sa ating flight. Huwag mong saktan ng sinuman. Sabihin mo sa akin ang iyong problema at tutulungan kita." Sinabi umano sa kanya ni Lacondula na ginagawa niya ito dahil kailangan niya ng pera. Kinuha ni Cable ang kanyang wallet at ibinigay ang kanyang pera kay Lacondula. Nag-anunsyo din ito sa PA system upang sabihan ang mga flight attendants na mangulekta ng voluntary donations sa iba pang mga pasahero. Sadyang iniwasan niya ang paggamit ng salitang hijack
o kaya pagnanakaw upang maiwasan ang pagpapanik ng mga tao. Nang makolekta na ng mga flight attendant ang pinaghalo-halong pera, alahas at iba pa ay ibinigay na nila ito kay Lacandula. Ngayon ay inutusan naman ni Lacandula na ibalik ng mga piloto ang eroplano papuntang Davao. Ngunit tumanggi ang piloto at sinabing hindi sapat ang kanilang gasolina para bumalik. Kaya naman inutusan ni Lacandula ang isa sa mga flight attendant na kuhain ang kanyang bag na naiwan niya sa kanyang upuan. Nang makuha na ang kanyang bag ay itinapon ni Lacandula ang ibang laman nito tulad ng ilang pamalit ng damit bago utusan ang isang flight attendant na isuot sa kanya ang backpack. Naalala ni Cable na amoy alak si Lacandula. Ngayon ay inutusan naman ni Lacandula ang mga piloto na dalahin siya sa Samar. Ramdam ang pagkalito ni Lacandula ay umiwas ang piloto sa Manila at sinabing sila ay nasa Samar. Habang nalipad sa Antipolo City ay naghanda na si Lacandula sa susunod niyang galaw. Inilabas niya mula sa kanyang backpack ang isang homemade parachute na mukhang gawa sa nylon o ayon sa ibang witness ay mukhang tent at kulay lavender ito. Sinabihan ni Lacandula ang isa sa mga piloto na turuan siya kung paano tumalon mula sa eroplano. Habang tinuturuan siya ay napansin ng piloto na walang ripcord ang gawagwang parachute ni Lacandula. Kaya kinuha niya ang sash ng isa sa mga kortina ng eroplano at ikinabit ito sa parachute ni Lacandula. Ayon sa interview kay Cable, matapos ang enkwentro ay planado at alam umano ni Lacandula ang kanyang ginagawa. Una ay pinababa sila ng 10,000 feet. Sunod ay nag-utos itong i-level off ang eroplano sa 7,000 feet pero natapos sila sa 6,000 feet. At nang marating na ito ay iniutos ni Lacandula na buksan ang likurang pinto. Talagang desidido itong tatalon dahil nga may dala siyang parachute. Ngunit, marahil ay hindi napag-aralan ni Lacandula ay ang physics ng pagbubukas ng eroplano habang nasa himpapawid. Magkakause ito ng mabilis na pagkawala ng pressure at bubuga ng malakas na hangin sa lahat ng nakapaligid malapit sa pinto. Nang tumutol ang isang piloto ay sinabi umano ni Lacandula, "Buksan mo ang pinto kung hindi pasasabugin ko ang ulo ng stewardess na ito. Wala na ang pamilya ko. Gaganti ako. Kailangan ko ng pera." Nag-volunteer si Cable na dalahin si Lacandula sa pinto sa likuran. Habang naglalakad papunta sa likuran ay hawak-hawak ni Lacandula ang granada sa leeg ni Cable habang ang baril naman ay nakalapat sa ribs nito. Inutusan niya rin ang mga pasahero na tumingin lamang sa ibaba. Nang makarating sa likod ay mahinahong tinawagan ni Cable ang mga piloto na tanggalin ang kandado sa likurang pinto. Nang buksan ni Cable ang pinto ay pareho silang tumalsik sa lakas ng hangin. Nakahawak naman si Cable sa isang harness habang si Lacandula ay tila nagulat at mukhang nagdadalawang isip. Sinabihan siya ni Cable na, "Bukas na ang pinto, talon na." Natauhan si Lacandula at lumapit na sa pinto. Ngunit, nang subukan niyang tumalon ay naipit ang kanyang katawan sa kakaibang posisyon dahil sa lakas ng hangin. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa labas habang ang kalahati ay nasa loob. Hindi siya makagalaw. Mabilis na nagdesisyon si Cable. Nang makitang hindi nahawak ni Lacandula ang baril, ngunit hawak pa rin ito ang granada. Kaya itinulak niya palabas si Lacandula. Naiwan ang isang sapatos at ang baril ni Lacandula sa loob ng eroplano. Ayon sa mga witness, naglanding ang eroplano na nakabukas pa din ang pinto. Nakaligtas kaya at tuloy ang nakataka si Agosto Lacandula? Matapos ang tatlong araw ay natagpuan ang katawan ni Lacandula na halos nakalibing na sa putik maliban sa kanyang mga kamay at tuhod na nakausli sa nayon ng Liabac sa Real Quezon City. 70 kilometro ang layo mula sa Manila. Ayon kay PNP Regional Director Chief Superintendent Lucas Managyalod, unang dumating sa lugar ang lokal na opisyal ng bayan kung saan nakita ang katawan ni Lacandula. Tanging na-recover lamang malapit sa katawan niya ay ang kanyang parachute na nakasarado pa 1 kilometro ang layo. 2 hindi pa nagagamit na bala ng kalibre 22 at nasa 1,400 pesos na cash. Walang nakuhang granada at baril at wala din ang bag na pinaglagyan ng mga pera at alahas na nakuha niya sa mga pasahero ng eroplano. Ngunit, dito na rin nila nalaman na si Agosto Lacandula ay si Reginald Chua sa totoong buhay. Paano naging Agosto Lacandula ang kanyang pangalan sa tiket at Reginald Chua sa totoong buhay? Agosto Lacandula ang nakalagay na pangalan sa ginamit niyang residential certificate para makasakay ng eroplano habang nakuha naman sa bangkay niya ang kanyang driver's license na naglalaman ng tunay niyang pangalan na Reginald Chua. Hindi nila nakita ang tiket ni Lacandula
malapit sa bangkay. Indikasyon na ito ay sumakay sa loob ng eroplano. Ayon sa interview sa nakatatanong ng kapatid niyang si Rani Chua, bata pa lamang daw ay gusto nang mag-skydiving ni Reginald. Ngunit hindi pa ito nakakasubok mag-skydiving. Sa interview ng Radio Mindanao Network sa kapatid niyang si Rani, sinabi nitong nangongolekta pa ng mga libro ng skydiving ang kanyang kapatid na si Reginald. Si Reginald ang namamahala ng kanilang business na gilingan ng mais sa Matanao, Davao del Sur. Ngunit, nang mapatay ang kanilang ama noong 1993 ay huminto ito sa pag-aaral. Pinaniniwalaan ng kanilang pamilya na ang pagpatay sa kanilang ama ay kagagawan ng katunggali nito sa negosyo. Ngunit, walang suspect na naaresto. Isang linggo bago ang pang-hijack ni Reginald Chua ay nasabi nito sa kanyang ina na hahanap lamang siya ng pagkakakitaan ng pera sa ibang lugar at babalik ito upang ilayo siya at ang kanyang pamilya sa kanilang lugar. Dahil hindi na niya kayang makitang malaya ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang pagtalo ni Reginald Chua mula sa PAL Flight 812 ay ang una at huling subok niya sa skydiving. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa ginawang katapangan o kahibangan ni Reginald Chua alias Agosto Lacandula? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.